Magandang umaga mga kaigan, matapos ang ilang buwan, magagamit na rin ang test kits na gawa ng University of the Philippines na higit kalahati ang kamurahan kumpara po sa imported brand. Handaan rin ito para gamitin ang publiko laban sa COVID-19. Yan at iba pang issue, tatalakay natin kasama si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire. Usec Vergeire, good morning po, Igan at Susan. Good morning po, sir. Opo. Yung pag-aprobo po ng test kits na dinevelop ng UP no, for commercial use, kailan po ito inaasang mabibili sa merkado at bakit daw natagalan? Yes, sir. Ito po ay binigyan na ng Food and Drug Administration ng special certification na pwede naman magamit na po no, commercially. Binali din po yan ng RITM and nandiyan po ngayon at magamit na siya. Ito pong ating naging proseso dito po sa test kits na ito is like any other regulatory process that we do. Mm-hmm. So, nag-start po tayo yung umpisang magpapatulungan no, with the Manila Health Tech noong April pa po. No, nag-start tayo mag-validate ng test kits nila. Mm-hmm. Yung unang run po nung pag-validate, nakakita tayo ng mga konting deficiencies so kailangan palitan. Opo. Nag-submit po sila uli sa amin noong May. May 15 para po dun sa version 2 nila at po ay tinest ulit at tinignan ulit kung pwede na po siyang gamitin. And with all of these collaborations na iayos po natin, ngayon handa na po siyang gamitin. Mm. Swabbing din po ang paraan ng pagkuha ng sample? Yes, sir. Para po sa RT-PCR testing pa rin po itong mga testing na ito. Opo. At yung kalidad nito, siyempre dumanaw sa masusing mga pag-aaral po yan, Usec? Yes, sir. Dumating po yan sa ating mga pag-aaral no? Base po sa RITM, yung ating National Reference Laboratory. So, meron lang tayong hiniling na konting kondisyon lang para ipagpad ng ating laboratory yung po ito magamit. Apo. Usec, maganda umaga po. Si Susan Enriquez po. Usec, paano po nasisigurado o natitiyak na ipatutupad na maayos yung mga health protocols sa mga bilangguan? May mga datos po ba kayo ng mga nagpo-positibong mga preso? Meron po kaming nakukuhang reports no, coming from our closed institutions. Pero po yung kabuuan ng datos, nakikipag-usap po tayo ngayon doon sa kanilang institution para po makuha natin yung buong complete data from them. Mm-hmm. Ito ho kasi sa Bilibid, di ba, medyo naging controversial. Nakarating ho agad sa inyo yung report na may mga namatay ho nito, lalo na ho yung mga tinatawag na mga high-profile inmates. Nakarating ho agad sa tanggapan ng DOH yan? Pag dumadating sa amin ay numera muna, ano, tsaka pa ho nabe-verify yan kung ano po ang mga pangalan at kung ano ang mga identity. So ngayon po, hindi pa ho namin nakukuha yung kumpletong impormasyon. Mm-hmm. Opo. Eto, Usec, may mga iba't ibang projection po sa mga grupo na galing UP. May dalawa sa UP Diliman, may isa ngayon sa UP Los Baños. So dito sa UP Octa Research Projection na posibleng umabot pa sa 100,000 kaso ng COVID-19 sa bansa. So, pero siyempre ang official sa inyo po, di ba, Usec? Yes, sir. Pag ho may mga ganitong mga projections, ito po yung mga estimates na ginagawa ng mga partner institutions. Ano? Ito po ay mga modelo no? And are based okay. From estimates. So, hindi naman ho natin sinasabi na iyan na talaga yung mangyayari. Ang ginagawa natin ay ginagawa natin siyang guide. At ginagawa natin yung ating magagawa para ma-prevent natin na hindi tayo umabot sa mga ganyang numero. Mm-hmm. Pero sa dating po ng mga bagong kaso ngayon, Usec, posible ho bang umabot tayo ng 100,000 bago matapos ang buwang ito? Wala pa ho tayong masasabi dyan. Ano? It's not certain from this from our point right now. No? Pero opo. Tinitignan ho natin na magawa po natin lahat nitong kailangan na protocols para hindi natin abutin yan. Mm-hmm. So sa nakikita ho natin ngayon at hindi naman natin ikakaila tumataas ang mga kaso. Pero kailangan pa ho nating pag-aralan ano, at makita natin maigi kung talagang itong numerong ito ay mararating sa by the end of the month. Okay. Usec, bakit ito parang dumadami din ang kaso ng mga hindi naman lumalabas ang bahay? Pero positive po sa COVID. Paano po yun? Meron ho tayong tinatawag na community transmission, no? So marami na ho tayong sources of infection ngayon. And primarily, nakikita po natin sa iba't ibang lugar po ng ating bansa, no? May mga community transmission na tinatawag. Ibig sabihin,
hindi na natin makita talaga yung known source, no, opo, of the disease because of this transmission that is happening within the community. Opo. So maari po na sa ganyang paraan dyan nila nakukuha yung sakit na meron sila ngayon. Opo. Naku, ingat tayo lahat. Maraming salamat po, DOH Usec, Maria Rosario Vergeire. Thank you very much po. Igan, magbabalik po inyong pambansang morning show, Unang Hirit.